So welcome back ha, Tony Starks, para sa isa na namang edisyon itong ating Carrera Tips and then Analysis. So another racing week, no? At sana nakadali kayo ng maganda last week para kahit papano may spillover pa, no? Sana may natira pa para sa ating bagong week ng pangangarera dito sa nag-iisang Metro Turf, no? Malvar, Batangas. Again, this is for March 8, 2023. Alright, so simulan natin kagad, no? Para sa mga mahilig sa exotics yan, may mga konting carryover, no? May carryover sa Quartet, Pentafecta, at saka sa Super 6, no? At I think yung Quartet sa race number 1, yan, yung unang carryover. Tapos yung susunod yung Pentafecta nasa race 7, at yung Super 6 nasa final race, nasa race number 8. Okay? So yan, good luck, daanan na natin ang ating mga usual portions. And again, kung ayaw nyo makinig ng ating mga shoutout, meron pong pass forward, huwag po kayong magagalit. Alright? Baka atakihin kayo dyan. Alright, daanan natin. Portions! Alright, so unang-una, dito muna tayo, no, sa mga hiling mag-Facebook dyan, pa-like, pa-follow na lang itong ating page, no? Tonio Starks, meron na po tayo, I think, at least 50 followers, so maraming salamat sa mga nag-follow na sa atin. Kung hindi pa, at kontrib nyo lang naman, no, pa-follow na lang po, maraming salamat. And of course, shoutouts. So syempre, dito sa portion na ito, sina-shoutout at binabati natin yung mga kahuntahan natin sa comment section. Mga nagiiwan ng mga positive vibes dyan, maraming salamat sa inyo. So yung mga may negative vibes dyan, inaalis ko na lang. Ayoko na lang buisitin ang aking sarili. Alright, ang inggit talaga, nakakapagpapikit yan. Alright, so sige, daanan natin siya. Oh, by the way, bago natin sila daanan, no, shoutout muna sa aking magina. Maraming salamat sa patuloy na support. Simulan natin sa ating mga usual na kahunta. No, Julito Irineo Jr., laging nandyan yan. At itong si Mr. Orly Success, no, maraming salamat sa inyo. Erwin Hemson, no? Arnold Dillano, of course, kay Mr. Fredo Pascua, makakadali din tayo dyan, no? Danilo Segovia, alright, Luis, maraming salamat, MC Gaming, of course, Egay Nick Dao, maraming salamat sa iyo, and of course, sa nag-iisa, dalubhasang buraot, Mr. Paolo Crisostomo, maraming salamat, and again, pagkatas nyo dito, no, daanan nyo na rin yung kanyang vlog, marami kayong makukuha dyan, dalubhasang buraot, alright? Boyet Tana, maraming salamat from Dasma, Cavite, no ba? Nakakarating na tayo ng Dasma rin, ha? At eto, ipapatingin na rin natin to si Joseph Moralejo, no? Anim na tatakbo, tatlong tip, nasa sa'yo na yan, kukukunin mo lahat, ano? Wala pong pilitan dito. Eduardo Ortiliano Jr., oh, maraming salamat, and of course, Ofelia Macavinta, maraming salamat sa inyo. Alright, so tingnan na natin kabila, make sure na wala tayong na-miss, no? Of course, Marco Morales, maraming salamat sa iyo. Meron dito, user lang, sayang naman, no? Pero shoutout na lang sa tropang walang kadala-dala yata ito, no? Kay June, kay Ramon, kay Louie, kay Rene, and Bobby, ng mga taga-signals, no? Sa Taguig ba? Parang nakapunta na ako dyan at some point, ano? Rodel Cipres, ayan, maraming salamat sa iyo. May mga bagong pangalan tayong nakikita. At I think nabanggit ko na to si Egay Nick daw, maraming salamat. Pecto Bobis, no? Maraming salamat, laging nandyan din yan, ha? Almar Liwag 8999, ayan, no? Good day, ha? Galing yata ito kay JR Cabrera, Jennifer Cruz, ba? Maraming salamat at nandyan yan, ano? Rafael Manuel, Gab Ferreras, do? Maraming salamat. Ito pa, Christopher Pangan, maraming salamat. Sa'yo ba? Nakarating na tayo ng Qatar, Doha, no? Nabanggit ko nga, sabi ko, ako naman dati, nag-Dubai. Saglit na mabilis lang, isang taon mahigit lang. So, mainit na mainit dyan, pag mainit, ha? So, good luck. Rodolfo Fulgencio, ayan, maraming salamat. Ted De Ramon, of course. Nonito Jr., no, maraming salamat. And shoutout din kay Kagawad Tata ng Barangay 573, Zone 56 ng Balik-Balik. Bah, ayan, parang di pa ako nakarating dyan, no? Ofelia Macavinta, maraming salamat. Rolando Ting, maraming salamat sa iyo. Kay Luis, no, hindi ko malaman kasi username niya yung lumalabas sa akin, maraming salamat. At I think yun na po. Maraming salamat. Dumadami man tayo. Maraming salamat. And I appreciate na yung mga good vibes that you are all sending my way. And sana itong mga impormasyon naman na binibigay natin kahit papano nakakatulong sa inyo. Alright. Huling-huli na po ito. Mabilis na mabilis lang. Moonleaf River Green tabi ng OB Montessori sa Santa Ana. Kung mapadaan lang naman kayo. Kung ayaw, may pa-deliver po kayo. Swerte po yata yan. Merong Food Panda at may Grab Food kung aabot sa inyo. Alright, and again, let's support local business lang, ha? Ayan, sumobra ako. Race number 1, ito po ay 3-year-old above maiden race. Medyo hindi masyadong impressive, ano? Pero, again, itong mga maiden na ito, tago ang mga pruweba na ito, ha? At, pero tingin ko, 128, magkakatalo itong race number 1. At hindi ito ang simula ng winner take all, okay?
Pampremera ko dito, yung numero 8, Penny Yoko, isa sa mga tingin ko may 1.28. At possible extra double ni Mr. Datu sa race number 3. Okay? Panigunto natin, Tres Jewel of the Nile, no? Ang alam ko galing ito ng Vicious, pero may possible 1.28 para sa akin. At pagka nadihado pa ito, mas maganda, diba? At panasero natin, 4, Ali Yana, no? Isa sa mga possible 1.28 na baka madihado pa rito, no? At babanggitin ko na rin yung numero 5 kung gusto niyo lang naman, no? Kasi nasa race number 2, kabayo din nila yan, no? Yung numero 5 Prismatic, pwedeng kabitan ng 5 Biserio. So pwedeng 5-5. So nasa sa inyo na yan. Mas kusunada ko lang tong pang primera hanggang panilasera ko. Alright? So quick recap sa race number 1, 8, Penny Yoko, 3, Jewel of the Nile, at 4, Ali Yana. Ayan, itong race number 2, simula ng winner take all, ano? At ito ay Class Division 5, Pusalian, Tapahan, Tosinuhan, at kung ano-ano pa, ano? Pero lamang na lamang naman siguro ito, napaka-iksing karera, 1,200 meters. Tingin ko 1-14 lang, pwede na para manalo rito. Siyempre, kukunin natin yung 5, Viserion, no? Isa sa mga nasa unahan nito. Ang pwede lang tingin kong bumulabog dito, yung The Queen. Hindi ko lang alam kung kaya niyang sabayan yung Irene Viserion, ha? At kung lalabas si Becerio, no? Minsan kasi hindi natin malaman, ano? Pero yan, lamang sa akin yan pa siguro, no? Paninggundo ko lang kung sakasakali lang sa East na si West Pacol, no? Parang sinubukan na ito nung nakaraan at well, wala na ako ibang nakikita na po pwede pa dito sa dalawang ito. Alright? So sa race number 2, dalawa pinili natin, 5, Becerio, at sa East, West Pacol. Race number 3, 1,200 meters ulit, ano? 6-10 split. Tingin natin another possible 1.14, ha? Pamprimera natin. Ito yung sinasabi ko na possible extra double nung galing race number 1, no? Sa East, Burning the Tracks. Kaya siya na rin yung pamprimera natin, ha? Paningundo natin yung 1, Happy Julian. At yan naman yung tingin ko may makakalaban niya sa possible 1.14. Baka nga mag 1.13 pa. Magsing karera, 1,200 meters, ano? Panel 05, Annika's Will, no? Hindi lang natin malaman kung talagang pabulusok na rin ito sa group number 5 dahil 6-10 split na ito, ha? Pero yung tatlo, tingin ko matibay-tibay na yan, ano? Siguro naman, hindi pa dito ang karera ng silatan. So sa race number 3, tatlo, sa East Burning the Tracks, unong Happy Julian, at 5, Annika's Will. Race number 4, 1,400 meters, no? 16-21 naman ito, ha? Pamprimera ko dito, 8, Walking on Sunshine, kasi naman, mababa na talaga, no? Galing 28-33 yan, si Walking on Sunshine. Possible nga parang as high as 34-39 if my memory serves me right. Okay? Sa East, Winter on Fire, ayan, galing din ako 28-33 yan, ano? So, silang dalawa, ang talagang pwedeng maglaban dito sa possible 128 or possible 127 pa nga kung nasa kondisyon talaga, ha? Panel 0 natin, baka lang nakakalimutan ng mga tao, yung 5, no? Na si Smart Bell, although dirimating kabayo to. At tingin ko parang galing ng Vicious din ito, no? Pero ito ang may 126 dito sa mga kalaban na magkakalaban na to, no? Bukod kay Walking on Sunshine, ha? So maganda-gandang malaman natin kung maganda itatakbo ni Smart Bell. Alright? So sa race number 4, puro mga derimate ang ating mga nakuha, no? Hindi ko lang sure yung Winter on Fire kung may tulin, ha? 8, Walking on Sunshine, sa East Winter on Fire, at 5, Smart Bell. Race number 5, eto maiksi ulit, 1,200 meters, possible 1.12, no? Maiksing karera mga dibandera yung mga nandito, ha? Pamprimera natin, 1, Bukawe, River Town. Ang ganda pa ng pwesto, no? At panigundo na rin natin, syempre, yung couple entry, no? Queen Louise at King Hans. Parehong may 1.26 yan sa 1,400, so possible 1.12 talaga yan, ha? Baka magbakbaka sa unahan tong tatlo na to. Kaya, naglagay tayo ng panirasero na medyo dihado or baka nga dihado, no? Baka nandito ang panila at numero 2 ay Daspet, no? Pag umabot ito ng possible 1.13 dahil magbabakbakan sila sa unahan, baka lang ito si Daspet ang makarating, kung hindi yung wala ko iba nakikita, baka yung Hot Rod Hearts, pero mas gusto ko yung 2 para mas dihado. Alright, so sa race number 5, etong tatlo gusto ko, 1, Bukawi River Town, sa East Queen Louise, at 2, Daspet. Race number 6, 11.15 split, 1,400 meters naman ito, no? Possible 1.28, at pampimera natin, syempre, no, may mga tatakbo si Mr. Dato, suportahan taka. Alright? 1, high quality ang pampimera natin dito, no? Kung magtutuloy-tuloy lang yung panalo ni Mr. Dato, syempre, panguha talaga yung unong high quality, ha? Panigundo ko, 5 na rin, Happy Magi, no? Dati talagang may 1.26 ito. So, kung 1.28 lang,
kayang-kaya naman, no? Medyo alang ako dun sa hinete, no? So mas gusto ko sana kung naiba-iba yung hinete. Pero okay na rin, pansama na rin. Alright? Tapos 4, Primetime Magic, no? Isa rin ito sa galing ng 22-27, nakababa dito, dalawang grupo binaba niyan. So itong tatlo tingin ko ang maglalaban-laban for the 128. Alright? Recap na lang natin. 1, High Quality. 5, Happy Magee. 4, Primetime Magic. Eto na po, penultimate race. Race number 7, 6, 10 split. Mahirap naman na karera ito talaga. Pare-pareho ng prueba itong mga to, no? At mga nagpababa at nagsibaba. Alright, tingin ko another possible 128. Pamprimera, 2, Batas Kamao, no? Siya nga, may 1.27. Nakita ko yan. Ano kaya lang, hindi natin malaman. Sige, I leave it to your imagination. Dahil baka magamado ito rito, ha? Panigundo natin, Onsing Surplus Boy, no? Isa to doon sa mga rumimati nung nakaraan na medyo kinapos, ha? At panersero, mas kursunada ko lang isa pang pandihado para sa bayang Diadista. No, 4, Ken Rarabel, no? I think galing din ambitious ito, no? At, pero kung makalabas to ng maganda, tingin ko may chance. Kung hindi man, sama nyo na lang sa exotics ninyo, ha? So sa race number 7, itong tatlo, ang ating kursunada, 2, Batas Kamao, Onsing Surplus Boy, at 4, Ken Rarabel. Eto na, last race na po. Para tingnan ng, I think, second winner take all ito. May second winner take all ba? Ah, wala. Pick 6 pala to. Alright, so para tingnan ng pick 6, ano? Dahil para tingnan, bibigyan ko kayo ng 4. No? Para sa mga gusto magbawi at naghahanap ng bawi, sana matapat. Yun lang naman yun. Alright? 8, Magnolia Yana. Yan ang pampremera natin dahil tingin ko possible 127. No? Paglalabanan, medyo maganda yung pruweba ng mga nandito eh. 3, Moves Like Jagger. No? Sa mga mahilig kay Mick Jagger, yan. 3, tingin ko may 1.27 rin yan. Bumaba rin ang laban, no? Galing 16.21. Kasabay ni Magnolia Yana. Ha? Panel 0 natin, Dihado Corsonado ko. Siyempre, maglalagay tayo ng Dihado again para sa bayang Diadisa natin sa East Shining Thunder. Isa sa mga may 1.27 ito before na Dihado nung nanalo, no? Tingin ko lang alam. Tingnan lang natin, baka lang makaulit. At 12, Double Strike. Yan yung dalawang Dihado na tingin ko pwedeng sumilat dito sa final race, race number 8. Quick recap na ulit natin. 8, Magnolia Yana. 3, Moves Like Jagger sa East Shining Thunder. 12, Double Strike. Alright? So yan ang ating mga giya. Again, March 8, 2023 sa nag-iisang Metro Turf, no? Malvar, Batangas. And again, pasensya na, medyo late tayo, ha? Dahil may mga ginagawa tayo bago natin asikasuhin itong mga ito. Pero sana inabutan natin yung mga nagre-research pa. Ang post time naman ng race number 1 is 5:30, tapos yung take all naman mga pasado alas 6 pa. Sana abutan natin yung mga nagli-late research sa mga nag-aabot. Alright? And again, bago kayo lumipat, kung hindi nyo lang nagawa kanina, no? Please hit the like, subscribe, and the notification bell. Malapit na tayo sa 4,200. So sana, ma-reach natin yung 5,000 soon. Alright? So hanggang dito na lang muna, Bayang Karirista. And good luck! Tonyo Starks, paalam. If you like this video, hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!